Pasensya na po ah, hindi ko naman po sinasadya na makinig po yun. Kung ano man yung narinig mo, it was nothing serious. Okay po, iniisip ko lang din po kasi si Zoey eh. Gusto ko po siyang maintindihan. Well, siguro hindi lang na-expect na pupunta ko ng East Ridge after coming from Davao. And alam mo naman na magkakilala kami ni Dr. Tarnyag. We were best friends nung med school pa namin. And siguro disappointed sila dahil hindi ako nag-apply sa Apex. So, close po kayo nila, Zoey? I'm a family friend with the Tarnyag from way back. Kaya si Zoey, kilala niya ako matagal na. No. Hindi siya close sa pamilya ko. Ngayon ko na siya nakilala. Wala akong alam sa kanya other than his profession. I hope naliwanagan ka na, Doktora Santos. Excuse me, Doc. Analyn, can you assist me here, please? Excuse me. Sige, go ahead. Malalim yung iniisip natin, ha? Baka hindi na visible yan sa MRI. Doc, kilala mo ba si Doc Benitez? Doc Benitez? Oh, magsama na kami sa mga ibang symposium. Well, lahat naman ng mga neurosurgeons sa bansa natin ay magkakilala since maliit naman yung population natin. But may you ask? Sabi kasi ni Zoey, hindi sila magka-close. Tapos sabi naman ni Doc Benitez, matagal niya nang kilala si Zoey dahil kay Dr. Tanyan. Parang magkaiba yung sinasabi nila. Well, if that's the case, may isa sa kanila ng sisinungaling. Asan si Zoey? Akala ko kasama mo siya. May toxic na pasyente si Zoey ngayon. Inassign talaga sa kanya yun ni Doktora Menor. Kaya hindi siya makakapag-join sa lunch out. Hindi ba kasama siya sa symposium? Well, binump off na naman siya ng dakilang pabida. Pabida? Sino? Parang hindi ka nasanay kay Analyn. Hindi mo naman lagi nagmamaganda yun. Excuse me. Saan ba dito ang barangay Paninirampure? Malapit daw yun sa barangay ng mga naiinggit kay Analyn. Ha, Doc? Sir, good morning po. Hindi naman po namin sinisiraan si Analyn. Medyo napag-uusapan lang po namin si Doktora. Iba yung nag-uusap sa naninira. Eh, mga doktor pa naman kayo dito. O ano? Sir, walang galang na ho. With all due respect po, si Zoey po talaga ang kasama sa symposium. Siya po yung tumulong kay Doktora Menor para dun sa research niya. Kaso, nagmaganda na naman ho si Analyn, kaya siya ho yung naisama at nabaliwala ang mga effort ni Zoey. Sir, alam niyo ho, lagi na rin nababypass ni Analyn si Zoey eh. Dahil napakasipsip ho niya. At kawawa naman ho si Zoey. Totoo ba lahat itong sinasabi ninyo? Sir, hindi naman po sa sinisiraan si Analyn. Pero may mga times po kasi na dahil gusto niyang patunayan na doktor siya, paminsan-minsan po napangungunahan niya ako at yung ibang mga doctors dito. Pero matagal na po yun. She has learned her lesson. No, she has learned her lesson. Ang sabihin mo, mas malala ngayon. Sir, if before she wants to feel like she's a very good doctor, ngayon, mas gusto na niyang patunayan na mas magaling siya kay Zoey. And, yun nga po, diba? Pag genius, they want to feel like they're on top of everyone else. You just can't help it.